problema sa halak, sa ubo, sa sipon, kennel cup, o kaya sa respiratory infection ng ating mga alagang aso. Napakasimple lamang ng remedy, mga kadogs. Pero bago tayo magpatuloy, paalala lang, mga kadogs. Disclaimer lamang, hindi ako doktor. Mas maganda pa rin pong mag-consult po tayo sa vet. Unang-unan nyo kailangan, mga kadogs, oregano. O, di ba? Oregano na naman, di ba? The best talaga itong oregano, mga kadogs. So, ito, mga kadogs, pakuluan nyo yung oregano. Kaya na bahala kung gaano karaming dahon ang papakuluan ninyo. Sa sariling discarte nyo na yun, mga kadogs. At yun lang, ipainom ninyo sa inyong alagang aso. Pwede nyo haluan ng kunting brown sugar o kaya honey. Mas okay yun, mga kadogs. Sariling discarte din ang pagpapainom, mga kadogs. Dahil all natural naman ito, mga kadogs. Okay? May nakapagsabi rin pala sa akin, mga kadogs. Siguro sa inyo, iba sa inyo dito ay nakagawa rin ng ganito or ginagawa rin ito sa kanilang alagang aso. Yung dahon ng oregano, ihiwa-hiwain ng pino or maliliit, tapos maglalagay ng punti doon sa kanilang pagkain. Kumbaga, ihalo doon sa pagkain yung sariwang dahon ng oregano. So, may mga nagsasabi kasi sa akin na bawal daw makain or directly na ibigay yung fresh na dahon doon sa ating alagang aso kasi nga, kasama daw ito sa kanila. May mga nakapagsabi lang din sa akin ng ganyan, pero hindi naman vet. So, hindi ko alam kung totoo yun. Siguro, totoo kasi naranasan nila or naranasan ng aso nila. May nakapagsabi naman kasi sa akin na okay naman daw sa kanilang alagang aso. Wala naman naging problema sa kanilang alagang aso. Siguro dapat lang is kunti lang ang talagang ilagay, huwag marami. Gawin nyo lang yung remedy na ito, mga kadogs, hanggat hindi pa tuluyang gumagaling ang inyong alagang aso araw-araw, painumin nyo ng pinakuluan dahon ng oregano or yun nga, yung sinabi ko kanina na magdiktik ng dahon ng oregano or maghiwa pala ng maliliit ng dahon ng oregano at halo doon sa kanilang pagkain, dapat sobrang kunti lang. Okay? Sobrang konti lang, mga kadogs. At ang isa pa na mga pwede nyong gawin, mga kadogs, ay honey. Painumin sila ng honey. Sariwang honey. Para sa mga malalit na lahi ng aso ay kalahating teaspoon lang ang ibigay, mga kadogs. At para naman sa malalaking lahi ng aso ay isang teaspoon ang ibigay na honey. Dati, mga kadogs, once a day ko lang sila binibigyan ng honey, mga kadogs. Once a day lang. Pero yung iba nagsasabi, 2 times a day. Depende rin. Depende sa inyo yun, mga kadogs. Pero sa akin kasi once a day lang. Okay naman sa aking alagang aso. At ang kailangan nyo pa, mga kadogs, ay virgin coconut oil. Okay din to, mga kadogs. One of the best virgin coconut oil. Meron ako niyan. Ganun din, mga kadogs, sa malalaking lahi ng aso ay 1 teaspoon. At sa maliliit na lahi ng aso ay kalahating teaspoon lang yung ibigay. So ito, once a day ko lang din binibigay sa akin lang. So ganun lang din, mga kadogs. Gawin lang yung remedy na ito hanggat di pa tuluyang gumagaling ang inyong alagang aso. Kung may budget kayo, mga kadogs, ito na subukan ko na rin is Broncure. Okay? Paalala ha, hindi yan sponsor. Nagamit ko lang yan sa aking alagang aso dati. Broncure. Okay din yan. Nakatulong din yan sa aking alagang aso. At saka yung New Mix. Okay din yung New Mix, mga kadogs. Napanood ko lang din yan sa isang vlog dati. So nagka-ubo yung aso ko. Sinubukan ko. Okay naman. Naging epektibo rin sa aking alagang aso. New Mix at saka Broncure. So, pili lang kayo dyan. Kung may budget kayo, mga kadogs, pwede rin kayong bumili yan sa mga pet shop or online. Ang dami rin nagbebenta niyan. Mga kadogs, tandaan, mas okay pa rin pong mag-consult po tayo sa pet. Mga kadogs, nandito lang kayong vlog at sana meron pa natutunan tulad ng lagi kong sinasabi, kapag maagapan, mas malaki ang tsansa na mailigtas mo ang iyong alagang aso.